Good day, choir masters and choir members Ray Santos again. And today, mga choir masters and choir members, we're going to talk about improvised second voice. Yan. Okay, so ano ba tong improvised second voice? Siguro marami sa inyo mga choir masters and choir members no na nakaranas din ito na meron kayong isang kanta na wala siyang areglo, no? Kumbaga, isang boses lang siya. And then, dahil lagi nyo siyang kinakanta nyo siya lagi, nakapag-invento kayo, no? Or nakapag-improvise kayo ng second voice, no? Kumbaga, wala sa piyesa to. Kumbaga, ito eh, parang narinig nyo lang na pwede, tapos kinanta nyo, and then, ang ganda pala, so may second voice na ako, or may second voice na kami. So, something like that. Yan yung tinatawag na improvise second voice. Yan. Okay. And malimit mangyari itong improvise second voice sa mga choir na kung saan wala silang choir master na marunong magbasa ng note, no? Wala silang choir master na marunong magbasa ng note. So, ibig sabihin, nag-iimbento lang sila or nag-iimprovise ng kanilang mga voicing, no? So, ang tanong sa akin, tama ba 'to, no? Or ito ba ay applicable, no? So, ang aking sagot is yes. Oo, no? Siguro tayong lahat, no, mga choir master and choir members, nakaranas din tayo na kung saan nag-improvise tayo ng sarili nating voicing, no? Dun sa isang kanta. So, this is very good. Maganda naman 'to. Walang problema, especially kung wala nga kayong choir master na marunong magbasa ng note, no? So, this is very okay. Now, ang disadvantage lang nito minsan is hindi consistent. Minsan, hindi consistent, no? Ano ibig ko sabihin na hindi consistent? Ang ibig ko sabihin is, minsan, yung ginagawa mo is hindi accurate dun sa naunang mong ginawa or hindi parehas dun sa unang mong ginawa. Nagkakaroon siya ng konting pagbabago, no? Simply because, kasi nga, wala sa areglo. Kumbaga, inimbento lang yung voicing. Unlike kapag yan ay naka-areglo, once na marinig yan ni choir master na parang mali, no, ma-i-check ni choir master and then at the same time, ma-i-correct niya kasi nga may pyesa. So, yun ang maganda naman sa may areglo, no? So, mas maganda pa rin, kung ako tatanungin, mas maganda pa rin yung meron siyang areglo, no? So, yun ang isang disadvantage kapag tayo ay nag-i-improvise ng second voice, no? Ang advantahe naman, no? Ang advantahe naman na tayo ay nag nag-i-improvise ng ating second voice is mas lalong gumagaling yung ating tenga, no? Ano mo, meron akong mga kakilala, no? Mga kakilalang singer na magagaling silang singer na kung saan ayan sasabayan kanilang kumanta. And then mamaya nakaka-create na sila ng voicing, na-voicingan kanila, nagkakaroon na ng second voice, no? Kaya nilang gawa ng second voice on the spot. Bakit? Kasi lagi nilang ginagawa. So, yun naman ang advantage noon para sa isang individual, no? Na laging nag-i-improvise ng kanyang second voice, no? So, yun ang maganda. Pero, again, para sa isang choir, no? Na gusto nyong maging kumbaga organize yung tunog niyo talaga, no? So kailangan sumunod kayo sa isang areglo, no? Sa isang areglo na kung saan kasi alam niyo yung pagkaka-areglo, yan talaga ay inayos para maging organize yung boses. Kumbaga, alam nung arranger kung saan maganda, kung saan parang hindi gaano okay. So, dyan niya ibinata yon. So, yan, okay na okay na yan. Kaya nga arrange. So, ibig sabihin, inaayos. No? Unlike yung improvise, hindi gaanong, ano yan eh, inaayos. Kumbaga talagang on the spot lang. No? Basta narinig na parang, oh, maganda yata. Sige, okay na. Ito na yung voicing natin. Okay? So, something like that. Yan. So, yan yung aking masasabi or yung aking reaction about the improvise second voice. No? So, kung meron kayong comment or meron kayong mga sasabihin about this topic, please feel free na ilagay yan dyan sa ating comment section. And sana kahit paano meron kayong natutunan sa maikling video na to. God bless and...